streaming, magagamit din natin ito sa mga event productions like kung mapapansin nyo or kung familiar kayo sa ginagawa ng gobyerno tulad nung mga press briefing, ayan, ginagamit din yung Wirecast sa mga ganyang event. Ako, personally, ginagamit ko tong Wirecast na to sa like media, like radio live broadcasting, for example, dito sa Wow Smile Radio News Facebook page and YouTube channel. Kung pamilyar kayo dyan, nagle-live sila or nagle-live kami gamit ang Wirecast. So mamaya, ipapakita ko sa inyo ang tulad ng ginagawa namin sa pag-live sa Facebook page natin. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng or interface ng Wirecast. At mamaya ituturo ko sa inyo yung function. So, let's try to share my screen. Ayan, ang itsura ng Wirecast Pro. Titignan natin kung... Ayan, naka-live na. Ayan, ganito ang itsura ng Wirecast Pro. Dito natin gagawin ang pag-organize ng mga materials na gagamitin natin sa live. Okay, so ngayon, i-cover natin ang itong Wirecast Pro. First, i-open natin ang Wirecast. Ang itsura ng Wirecast kapag nag-open. So, dito sa side na to, yung left screen, dito nyo makikita yung preview kung saan kayo mag... yung makikita nyo, yung in-next nyo ipapakita sa live. Ito naman yung screen na to is for like your monitor kung anong nakikita sa live sa Facebook or sa YouTube or sa iba pang social media platform. Ngayon, ito naman yung mga layers. Meron tayong limang layers. Ito. Ayan. 5 layers na pwede natin gamitin na sa pag-organize ng ating mga materials. So first, mag-set up tayo ng mic and camera. For example, nakapag-set up na tayo. Ito ang ginagamit kong mic ngayon. And my camera. Pakita ko sa inyo yung setup ko ngayon dito. Yan. Ito yung camera ko. Hindi lang na nakita. And nakadalawang monitor ako. Kasi mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-screen capture. So, there. Okay, wait lang. And yeah, before tayo mag-start, batiin muna natin lahat ng viewers natin online sa Facebook page ng Kurit Lagting. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. So, okay, so first, mag-add muna tayo ng camera and mic dito sa ating first layer. Ito, nakikita nyo. Ito yung first layer natin. Nakikita nyo itong plus button na to. Ito. Yan. Kiklik nyo lang yan and then nandito yung mga choices kung ano yung gusto nyong i-add. So first, mag-add tayo ng aking, ng camera. Click nyo ito. Kunyari, ito yung camera nyo. Click nyo, then click add. There. Nakikita nyo na ang aking camera ngayon. And dito sa, ito yung sa taas, ito yung properties ng camera na in-add natin. And then dito yung shot layers. Pwede pa tayong mag-add ng, dito na tayo mag-add ng camera natin, ng audio. I-click mo lang itong plus button and then click mo nitong audio capture.
Tapos, nandito yung mga choices sa right side para marinig kayo online. So, yan. Click ng microphone. Ayan. Click add. Tapos, kung makikita nyo, may ano na dito. May pumapalo ng level ng volume ng mic. Okay. Okay. So, yan. Ito naman yung mute. Kung gusto nyo mag-mute muna and then unmute. So, sa isang layer, meron tayong camera at nandiyan sa loob yung mic. Bakit pinalagay yung microphone dyan? Kasi hindi naman natin gagalawin yan. Hindi naman masyadong ginagalaw. Ang microphone and camera. So kung gusto nyo i-adjust or ilipat ng layer ang ating camera or kahit na anong materials na nandito, i-drag nyo lang, click and drag kung saang layer nyo gustong ilagay. Okay. Now, maglalagay tayo ng another material. Dito sa ating layer. By the way, kung anong nasa pinakaibabaw, ito yung nasa ibabaw ng video nyo. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-chroma key or green screen para papalitan natin yung background ng ating camera. Oh, nagdoble daw yung audio ko. Sorry. Ayan. Ayan, nakamute na. Salamat, Kuya Choi. Okay, so yan. Mamaya, sabi ko, ituturo ko yung pag-chroma key para matanggal natin tong background ng aking video. Pero, kailangan natin yung green screen or green dapat yung background or blue. Pero sa ngayon, sample lang naman to. Imagine na lang muna natin na naka-green screen ako. Pero mamaya, ito try natin tanggalin tong ibang part ng background ko. So, ngayon, mag-add muna tayo ng iba pang media files dito sa ating Wirecast or sa layer. Click nyo ulit itong plus button and then click nyo ang add media files. Ito. Click nyo yan. And then, ihanapin nyo kung anong file ang gusto nyong i-add. For example, gusto nyong mag-add ng background dun sa video kasi nga mag-green screen tayo or mag-chroma key. Ito, kunyari ilalagay ko na background. So, ayan na siya. Ayan. Andito yung nasa ilalim. That means nasa ilalim ng video ko. So, tatanggalin ko ngayon ang background ko. So, i-click mo itong video. Then, pumunta ka sa source properties. Sa katabi niyan, itong icon na to. Ito. Click mo yan. At makikita mo na dito yung option para mag-chroma key. So, use chroma key. Click mo lang yan. Okay. Wait lang. Naglalag ang aking computer. Delete ko muna. There. Ayan. Dapat naka-check to para ma-activate yung chroma key. Kung gusto nyo naman piliin yung kulay na nasa video nyo, kung alin yung kulay na tatanggalin, click nyo itong pick key color with mouse. And then, hanapin nyo na kung anong kulay sa background yung tatanggalin. For example, ito. Imagine natin naka-green screen ako ngayon. Yan, kiklik mo lang yung kulay sa background mo. And pwede mo i-adjust. Yan. I-adjust mo lang itong mga options dito. Yung back clip. There. Then yung white. Okay. So, yan.
For example, nandiyan na, ready na itong na-prepare nating shots. Yan, lagay ko muna dyan sa ilalim. Yan. Kunyari, ready na to. I-click mo na ngayon itong go button. Kung saan, pag-click mo to, mapupunta na siya sa live. Makikita niya siya sa live. I-click natin, for example, there. Yan. Ito na ngayon yung nakikita sa live. Nandito yung background ko. Itong gumagalaw. And then, ito yung video ko. So, now, kung gusto nyong paliitin yung video, pumunta ulit kayo dito sa preview. Click mo yung itong video na in-add mo kanina. At mapapansin nyo itong may mga bilog sa kanto. Pwede nyo siya i-drag kung saan nyo gusto. For example, dito. Or dito. Or dito. Yan. I-click mo lang itong bilog sa kanto at pwede mo siyang paliitin or i-scale kung anong size ang nararapat. Sorry, na-activate yung background. Ito. Yeah, i-drag natin or papalakihin natin ng konti. Or pwede nyo i-crop by pressing the control on your keyboard, control key. And then mapapansin nyo, naging square yung mga bilog kanina. There. Naging square. So, i-click mo. Pag naging square na, press and hold the control key sa keyboard nyo. Yan. Pag square na, i-click mo and then drag at magkakaroon na siya ng na select din yung ano. Okay, ulitin natin. Yan, sa nagkakaproblema sa cursor ko. Kaya, basta ganun, pag naging square na siya, pwede nyo siyang i-crop. Yan, ito. Ika-crop mo na siya. And then, kunyari ito. And, sorry. Nagkakaproblema ako sa cursor sa mouse ko. Okay, ganun na. Kunyari, ganun na. And pwede mo pa rin i-adjust yan or i-scale, palakihan ng konti. There. So, yun. Ang unang ginagawa natin sa layer. So, hindi pa pala ito nakapag naiila-live or naibabata sa live. Ito pa rin yung kanina. So, i-click mo pa rin yung go button para ito na yung maging makita sa live. Yan. Depende sa transition effects na gusto nyo. I-click nyo lang itong drop down dito sa... Ito yung transition, cut or smooth. Click nyo lang yung drop down at may mga effects na dyan na pwede nyo pagpilian. Okay. Hindi ko lang ma-click kasi may problema sa cursor ng mouse ko. Ayan. Ito. Ito yung mga effects ng transition. Pwede kayong gumawa ng dalawang effects para hindi ka na-click ng drop-down. Then, itong go button. Now, mag-add tayo ng, for example, title dito sa layer natin. Mag-add tayo ng title. So, since dapat yung title nasa ibabaw, siya yung makikita, mag-click tayo ng add dito sa third layer. Yung plus button kanina, kiklik mo yan. And then, hanapin mo yung overlays. Itong overlays na to. Nandito yung options ng overlays na gusto mong ilagay. For example, text or title. Sabi ko kanina, pwede tayo maglagay ng title. Kung plain text lang, okay, wait. I-add muna natin yung title. Nandito yung pwede nyo pagpilian ng mga headers. Yan. Maraming options dyan na pwede nyo pagpilian. For example, ito. Ilalagay natin to, i-add natin.
there. Nandito na yung ito yung lalabas sa live mamaya. Pwede niyong i-add or i-edit yung title nito, yung text. Nandito siya sa source properties ito. I-click niyo to and then source properties. Yan, lalabas na yung box kung saan pwede kayong maglagay ng title. For example, lalagay ko yung pangalan ko. There, ito na yung nandito. Next, ipiprepare naman natin itong nandito. I-click mo lang tong title or yung text na nandito, tapos lalabas na dito ulit yung box kung saan pwede ka mag-edit. Yan, lagay natin. And then, another one, itong title. Kung hindi mo maklik, pumunta ka lang dito sa shot layers at makikita mo kung alin yung gusto mong i-edit. Yan. Kunyari ito, ito naman yung i-edit mo. Ito, ito. So, click mo to, then balik ka sa source properties at pwede ka na mag-edit ng title. Yan. For example, there. Ayan. So, ngayon, kung ready na yan, kung ready na tong overlay mo, ilalive mo na siya. Depende sa, yung effects ng transition depende sa sinelect mo dito. For example, ayan, yung smooth. Click natin yung go button. Ganun yung effect niya. Okay. So, kung, for example, tatanggalin mo na itong title na to sa live, i-click mo tong clear layer para ma-deactivate siya. So, kung nakita nyo sa preview na wala na siya, pero nasa live pa rin, i-click mo ulit yung go button para mawala na siya. There. Ganun lang siya kadali. And, another one, kung gusto nyo mag-add ng plain text lang, pwede ka mag-add dito sa layer 3 ulit. Depende sa pag-organize mo ng ng shots. Mag-add ka ng media or overlays ulit dito. Click overlays. Then, text. Pwede ka mag-add ng plain text lang. So, there. Yan. Ito yung text na makikita sa live. So, for example, mag-edit tayo ng text. Webinar. There. Pwede mo siya i-drag kung saan mo gusto ilagay yung text na yon. And pwede ka mag-edit ng kulay or fonts. For example, ito yung text color. Pwede mong i-edit. There. Yan. Napalitan na yung kulay niya. And yung font style. Yan. May mga default na font style dyan na pwede mong piliin. For example, ito. Ayan. I-adjust mo na lang. Pwede mo siyang i-scale. There. Paliitin. Palakihin. Ganun. Tapos, adjust mo. The other thing is that kung ready na, pwede mo na siyang ibato ngayon dito sa live. Click mo tong go button. Depende sa transition effects. For example, cut lang or pumili tayo ng iba. So, may problema ako sa cursor ko. Yan. Pili na lang tayo ng iba mamaya. Eto, yan. Click na yung go button. So, lumabas na siya sa live. At yan ay makikita ngayon sa Facebook or sa YouTube kung saan kayong social media site naka-live. Okay? So, tatanggalin na natin itong text na to. Click mo lang ulit yung clear layer and then go button. There. Nawala na siya. Okay. Next. For example, maglalagay tayo ng logo ng company natin or ng kung anong logo ang gusto natin ilagay. Pwede natin ilagay siya sa pinakaibabaw kasi di naman siya gagalawin. Or pwede nyo siyang i-add dito mismo sa layer na to. Dito mismo sa shots na to. Just click the shot. And then, punta ka sa shot layers.
at makikita mo na ulit yung plus button or minus button. So mag-a-add tayo ng logo, for example, click yung plus, click natin, plus, and then add media file, and then ilalagay natin yung logo na gusto natin ilagay. So i-scale mo lang, i-drag mo na kung saan mo gusto ilagay yung logo, kung gaano kaliit. Okay, yan. Oops. Hold on. There. So, drag. Yan. Kanyari, dito ko ilalagay yung logo ko ngayon. Tapos ibabato ko na siya sa live. Nandito na siya. Okay. So, ngayon, permanent na siya hanggat nakikita tong camera mo to, dito, itong video mo, nandyan din siya. Hanggat di mo tinatanggal tong camera, hindi rin siya mawawala. So, permanent na siya doon. Or kung gusto mo, tanggalin lang yung logo muna, i-click mo tong parang mata dito, yung eye icon. Then, mawawala na siya. So, just click the go button. Wala na siya. Tapos kung gusto mo ibalik, click mo ulit itong eye icon, then click go button. Ganun lang, vice versa. Pero kung gusto mo na i-delete siya dito sa layer na to, just click the item na gusto mong i-delete, then click the minus button there. Ganun lang. Other thing is, kung gusto nyong itong title kanina, ito, pwede nyo itong palitan kung meron kayong personalized na header na gusto nyong gamitin, ilalagay natin. For example, meron akong ginawang personalized ko na header, yung ginagamit ko, for example, sa WOW page or sa WOW Live. Gamitin natin dito, for example. So, click mo lang itong plus again and then add media file at hanapin mo na itong header na gusto mong ilagay. For example, ito. Ito. Excuse me. Then, open. Kung mapapansin nyo, naka-green siya kasi tatanggalin natin ngayon yung background niya. Tulad ng ginawa natin sa pagtanggal natin ng background ng video. Ganun lang siya kadali. So, click the item and then punta ka dito sa chroma key properties. Itong icon na to. There. So, use chroma key and then pick color with mouse. I-check mo itong dalawa. Tapos, ngayon, mag-select ka na ng kulay na gusto mong tanggalin sa screen or sa background niya. For example, ito. So, there. Nawala na ngayon yung background ng header ko. At pwede ko na siyang i-adjust ngayon. For example, paliliitin ko. There. Yan na siya. And since wala pa nga siyang text dito, pwede ka mag-add ng plain text na tulad ng ginawa natin kanina. For example, ito. Ibabaw natin siya para siya yung makita sa ibabaw. So, ito and ito. There. Pwede mo na siyang ilagay dyan. Itong headlines kasi default na siya or kasama siya sa image na ginawa ko. So, kunyari ito, ganyan. Papalitan natin yung kulay kasi hindi siya nakikita masyado. So, we will make it white color. There. White lang siya. Okay. So, now, ibabato ko na siya sa live. Ganyan. So, ito na. Nandito na siya ngayon. Depende sa pagkakayos nyo or pagka-organize nyo ng materials nyo. Nasa pag, you know, design nyo na lang ng shots nyo. Ganun lang yun. And now, ipapakita ko naman sa inyo kung paano, for example, sa mga teachers natin, gagamit ng PowerPoint presentation. Tulad ng sinabi ko kanina,
pwede nyong i-add dito yung, I mean, i-click itong add or plus button. And then, nandito mo makikita ang screen capture. Excuse me. Yan. Screen capture. I-click mo itong screen capture dito. Then, click add. At makikita mo na ngayon ang screen mo dito sa preview. So, ngayon, itong source property, pwede mong i-select dito yung screen na gusto mong ipakita sa live. So, ito, monitor, dito sa capture type, click mo itong drop down. Merong options dito, monitor or window itself. For example, meron kang, or yung PowerPoint mismo ang ipapakita mo, or yung monitor. Sa akin, ginagawa ko yung monitor lang. Kasi naka-dual monitor naman ako. So, yung isa, pwede ko ilagay dito sa kabilang monitor. Eto nga. Eto yung sample. Pakita ko lang sa inyo. Eto. Eto yung main monitor ko. Nandito yung Wirecast. So, for example, may PowerPoint presentation ako. Ilalagay ko siya dito sa second monitor. Idadrag ko siya doon. Dito. Ito na yung PowerPoint. Okay? So, ganun ang setup. Ngayon, dito sa Wirecast, ayan, dito sa capture type, sa source properties, sa capture type, select mo yung monitor, and then, click mo tong configure para ma-select mo yung monitor na gusto mong ipakita sa live. For example, ito. Click mo yung drop down, select mo yung second monitor mo, and then okay. There. Ito na yung second monitor ko. Okay. Ito na yung nakikita ngayon or makikita sa live. So, kung for example, ipipresent ko na siya sa PowerPoint, diba, i-click mo lang yung F5 para mag-start yung presentation. There. Tapos, ibabato mo na siya ngayon sa live. There. Ngayon, pwede ka na mag-start ng presentation mo using the PowerPoint. There. Ganun. So, kung gusto mo na siyang tanggalin sa live ngayon, tapos ka na mag-present or tatanggalin mo muna siya for the meantime, click mo lang itong clear layer and then i-click mo tong go button. Ganun lang siya kadali. So, kung gusto mong balikan, click mo lang, i-activate mo lang ito, yung PowerPoint or yung shot na to, then click go button para mabato na siya ulit sa live. Then, continue ka na ulit sa pagpipresent mo dito. Ganun lang siya. And then, tatanggalin na ulit natin. There. Okay. So, ngayon, hold on. Check ko muna. Ganun lang siya. Sabi ko nga kanina, depende yan sa pag-organize nyo ng shots. Kung ano makikita mo sa live. I mean, kung ano yung niready mo dito sa preview, ganun din yung makikita sa live kapag i-click mo na tong go button. Okay? So, ngayon, tatanggalin muna natin ito. And then, yung text. There you go. Ito na lang nakikita ngayon sa live. Ayan. Depende. Itong background mo, either video or photo lang. Pwede. Click ito. For example, mag-change ka ng background mo. Just click the plus button and then add media file. Ito, may niready akong photo dito na background. For example, ayan. So, ayan. Kung ano yung naka-activate dito sa preview mo, i-click mo lang yung go and then eto na. Nag-change na yung background mo. So, just imagine na lang na naka-green screen or naka-green background ako and wala tong background na dito. For example lang naman to. Kasi wala akong
mabilhang green cloth na pwede natin itakip dito sa likod. So, now, mag-change ulit ako ng background. Babalik ko dito sa video na animated siya or animated background. I-activate mo lang to, click mo to, and then go. There, nag-change na siya. So, ganun lang. Ganun lang yung style ng, yung interface or kung paano mag-prepare ng materials na ibabato mo sa live. Now, paano nga ba paano siya makikita sa live or paano, anong gagawin para mabato natin? So, kiklik mo tong output dito sa taas. Click output, then output settings. Iset up muna natin ang live natin. So, kunyari, ready ka na. Tanggalin natin. Kunyari, ready na to lahat. Ready ka na mag-live. Just click the output. And then output settings. Dito, makikita mo yung mga choices dito. For example, sa Facebook ka lang magle-live. Facebook lang, walang YouTube. Just Facebook. Nandito na siya. Click mo lang tong drop-down or drop-down option. Then, click mo tong Facebook Live. Select. Then, click mo yung OK. Nandito na ngayon, lalabas ang settings ng Facebook mo. So, there. Pag lumabas na siya, click mo tong authenticate. But before that, make sure na naka-sign in yung Facebook mo. Yan, authenticate. Yan, nandito na yung, mararoute ka sa Facebook login mo. So, for example, i-login ko. Login. There. Makikita mo, nag-load na siya dito. So, piniprepare na ni Wirecast ang settings niya para ma-live ka na sa Facebook. Or kung meron ka mang page, i-click mo tong page or sa profile mo lang. For example, click mo lang tong profile or sa groups. Kung meron ka mga groups, nandito na rin siya. Ganun. So, for example, sa profile ko lang ako mag-live. Lagay ko yung title ng live ko, webinar, for example, and then yung description ng video mo. For example, July 5, 2020, or kung ano pang description na pwede mong ilagay. And then after that, i-click mo tong create. Just click the create, and then pag okay na yung loading niya, ito, pag nawala na siya, it means ready na siya for live. I-click mo na ngayon yung OK. Pero after clicking that, hindi pa siya naka-live. Kasi i-click mo pa itong icon na nandito. Itong parang Wi-Fi icon. So pag-click mo siya, automatic na siya magla-live sa Facebook mo. Setup natin for example. Ulitin natin yung setup. For example, magla-live ako sa page. There. Click mo lang tong page. And then, hanapin mo yung page na gusto mong iba to yung live mo. For example, ito. Ito yung page na to. You can visit this page, this page, Sorsogon Initiatives for Culture and Arts Development, or SIFCAD. Yan. Click mo, then edit the title, and then the description. And then, just after that, you can click the create button. Then, nawala na yung loading. So, that means ready na siya for live. Click OK. And then, you can click this icon. Ito, parang Wi-Fi icon. Yan. Click mo siya.
So, pag nag-green na yan, ibig sabihin, naka-live na siya. Makikita mo yung timer dito ng streaming mo. Yan. So, naka-green siya, ibig sabihin naka-live na siya sa Facebook page mo. So, let's try to visit the page kung naka-live na nga siya. Ito yung page, Sorsogon Initiatives for Culture and Arts. Refresh natin kasi kanina pa siya naka-open. There. So, tignan natin yung profile niya kung naka-live na. There. Makikita nyo, live na ako sa Facebook page. Okay. Naka-public na siya. There. Now, papakita ko naman sa inyo ang pag-live sa YouTube using the Wirecast. So, stop na muna natin to. Kung gusto niyong i-stop yung live mo, just click this. Again, this icon. So, pag nawala na yung green, pag bumalik na siya sa gray, ibig sabihin wala na ang live mo or hindi ka na naka-live sa Facebook. Okay. So, now, for example, sa YouTube ka lang mag-live. Just click the output and then output settings again. And wait for the pop-up page. For example, ito, sa destination, itong Facebook Live kanina, click mo lang yung drop-down and then select YouTube, itong pinakababa. And sa iba pang social media, nandito na rin like Live Arena and then Twitch, Twitter, ganun. Pwede mo select yan. So yan, click ko ngayon yung YouTube. And yun yung settings or encoding ng live or ng video mo na ibaba to sa YouTube. Pwede ka mag-select dito. Pero yung ginagawa ko lang yung naka-default. Ayan. So yan, kiklik mo ngayon yung sign up kasi kailangan mo ang, I mean, kailangan mo i-log in yung YouTube mo. Oh, sorry, nawala. Hold on. There. There. After that, naklik mo na yung YouTube, i-authenticate mo muna siya para malogin ka sa, I mean, maroute ka sa page kung saan ka maglalogin ng YouTube mo. For example, this sign in muna ako. There you go. Then allow. Okay, so sabi dito, you have successfully signed into Wirecast in YouTube. All right, close mo lang yon, and then yun, nandito na ngayon yung options or makikita mo na kung saan ka magla-live. Ito sa page or sa channel ko. For example, kung gusto mo i-edit, click mo lang to. Then yan, title ng event mo, ganun. Then save or cancel. Okay, so now, magla-live na ako sa YouTube ko, YouTube channel. Click mo lang yung OK, and then click the this icon, this one. And titignan mo na nga siya ngayon sa YouTube mo kung naka-live ka na. Tignan natin dito sa channel ko. There. Makikita nyo, nandito na ako ngayon, naka-live sa channel ko. Eto, meron na nakalagay na live icon or live, yeah, live icon. So, that means naka-live na ako sa YouTube channel ko. So, next is, stop na muna natin. Just click this one. So, wala nang green. Naka-gray na ulit.
That means naka-stop na yung live video natin sa YouTube. Now, kung kailangan mong mag-live sa, for example, sa Facebook and YouTube at the same time, you can use the RTMP. So, for example, click natin yung tong output. Ito, then output settings. There. Tapos, dito sa destination, i-click mo itong drop down, then select RTMP server. So that means pwede kang maglagay ng you can use the RTMP server. For example, dito sa YouTube, kunyari, ilagay muna natin, i-set up muna natin yung YouTube dito. So, pupuntahan natin yung channel and then eto, for example, ganito. Kukunin natin yung server ng channel natin. Hold on. Okay, sa mga may mga tanong mamaya sa live broadcast natin, sasagutin natin yan isa-isa. So, eto, nandito yung server URL. So, ikakopy mo lang ito. And then, pupuntahan mo na ulit yung, babalikan mo sa Wirecast yung, ano, yung sa settings. Eto. Yan. I-paste mo siya dito. There. So, ayan na. I-click mo lang yung okay. Sorry, mayroon pa pala. Dito sa stream, kukunin mo yung stream key. Balik ka sa channel mo. Ito. Na-copy mo lang yan. Reveal, then copy. Tapos, i-paste mo siya dito. There. So, after nyan, click mo yung okay. Okay, so, balik tayo ulit sa output settings. Isa-set up naman natin yung Facebook. So, just click add dito. So, maglalagay tayo ng another RTMP server. And that's for Facebook. Pupunta tayo ngayon sa Facebook page kung saan tayo mag live. For example, nasa yung page ko kanina. Hold on. Bisitahin ko lang yung page. Okay, sorry. May tinignan lang tayong comment dito. May tanong. So, mamaya sasagutin natin yan isa-isa. So, pupunta tayo ngayon dito sa page. For example, yung Sorsogon Initiatives. Yan. Pupuntahan muna natin yung server. Then go to hold on, videos there. Or pwede na rin dito sa home, merong live ito, yung parang magla-live ka lang ng normal. Click mo lang yung live and then lalabas or ma-route ka na sa page kung saan makikita mo yung stream key there. Stream key, i-click mo lang or i-scroll down mo lang. Ito yung server. So, you can click this, copy, and then go to Wirecast. Then, paste it here. And go back to Facebook. For example, there. Kiklik mo na rin yung stream key or kukunin yung stream key. Just click the copy and then go back to Wirecast. And then, paste it here. So, okay na. Ready na siya.
click OK. So that means dalawa na yung pwede mong batuhan ng ano mo ng live mo. Wait, check mo ha. There, ito, dalawa, YouTube and Facebook. So okay na yan. Magki-click ka na lang ngayon ng ito, yung icon na to para mabato na siya sa live. So just click that. So pag nag-green na siya, ibig sabihin naka-live na siya sa Facebook and sa YouTube. Ito yung kapag orange naman, medyo mahina yung streaming niya. Kapag red, ibig sabihin mabagal, sobrang bagal. And pag nakapag, ito kunyari may stop na icon, ibig sabihin medyo nagbabuffer yan doon sa live natin. So, titignan natin ngayon sa Facebook kung naka-live na tayo. There. Puntahan natin yung page ulit. And then, let's see kung naka-live na siya. There. Naka-live na ang ginagawa natin ngayon sa Wirecast. There. And then, titignan naman natin sa YouTube kung naka-live tayo. Let's go to my page again. Oh, sorry. I'll change. Although, medyo bumagal kasi nag-stream na tayo both Facebook and YouTube. So, medyo bumagal ng video ko. Hold on. Let's go back to my channel. There. Channel. Ayan. Nakikita mo na ngayon naka-live na tayo sa YouTube at the same time. Ito yung kanina. So medyo may ano lang, may delay sa streaming kaya hindi pa siya nag-stop dito. Pero kanina pa wala yan. Ito na yung bago. Ito. Itong sa YouTube natin. So you can visit my YouTube channel. Ito. Gerald Jintalan, and then you can check kung naka-live tayo. And also, this page, Source of Good Initiatives for Culture and Arts Development, you can visit that one, and then you can check na naka-live na tayo sa page na yun. Sorry for that. Okay, so let's go back. Tatanggalin na natin tong live. We stop na natin. So, ganun lang. Makibigan yung style ng pag live sa Facebook and YouTube using the Wirecast Pro. May nagtatanong dito sa atin sa live kung paano daw mag-install ng Wirecast. So you can visit the page or their website. For example, Google natin. Just go to Wirecast site, Wirecast, and then you can see the option there on how to download the application. There. So you can start your free trial, and then after that, you can buy your own application para maging ano na siya, license na application. Okay, so there you go. Yun lang ang pag-download ng Wirecast na application. And then, kung sino pa po yung merong mga tanong, you can post your comment now sa live natin sa Facebook page. All done. Yan. You can post your question. Ito, while nag-antay tayo ng question, for example, sa mga gamers naman, yung ginagawa ng ibang gamers is pinapalitan yung camera nila
yung video nila para makita yung background ng nilalaro nilang game. So, for example, ito yung laro. Papalitan natin or dadagdag natin dito sa ano natin, sa layer natin, sa pinakailalim. Screen capture, and then new screen capture, then add. So, dapat ang makikita dito is yung game, which is yung, for example, yung game na nilalaro ko is nandito sa second screen. There. Click mo tong monitor and then configure. Select the second screen. Then, okay. There. So, nandito na yung game na nilalaro. For example, there. Kunyari, naglalaro ka na dito. Ayan. And then, you can, you can put it live there. And pwede ka na mag-stream using this Wirecast. You can stream YouTube and Facebook. Ganun lang. Napakadali lang, mga kaibigan, ang paggamit ng Wirecast. May enhance mo yung streaming, live streaming mo. For example, sa radio streaming or game streaming, you can use the Wirecast. Okay. Hi sa mga viewers natin online sa page. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Okay. So, yan ang okay, hold on. Tanggalin natin. Okay, there. Yeah, so may mga questions pa po. You can just leave your comments sa live video natin sa page. And for example, na-end na natin yung live. Masasagot pa rin natin yan. I will also send the, I will also comment on your post. Hi to June Athan. Very informative, Gerald. Thanks. Maraming maraming salamat po sa comment. And if you have question, Sir June, you can post your comment. Maraming maraming salamat po. And you can also send me a message para kung gusto mong maka-receive ng immediate answer sa question mo. You can just send me a message. Thank you so much. And now, mga kaibigan, eto na nga. Hold on, palaki natin yung video ko. You're welcome, Sir June. There. Yan, kung sabi ko kanina, kung meron kayong mga comments or mga tanong, you can just post your comments at sasagutin ko yan kahit tapos at yung live natin or yung webinar. And mga kaibigan, ang Kurit webinar series na ito ay ginawa upang makaambag ang Kurit Lagting sa kaalaman ukol sa diskurso ng sining, technology, and also sa lipunan. At kung merong, kung may karagdagan tanong, maaari din po kayong mag-email sa kuritlagting@gmail.com or mag-send kayo ng message sa aming Facebook page. At sasagutin namin yan kung as soon as possible. So okay, meron tayong tanong dito from Sir Matthew. Aside from Wirecast, meron ka pa bang ibang pwedeng mai-recommend na software or may mga open source ba na pwede? Yes, aside from Wirecast, we can also use OBS for streaming. Madali din siyang gamitin, pero sa akin, mas ginagamit ko itong Wirecast. Mas madali ito para sa akin. Depende naman yan sa paggamit, di ba? Kanya-kanya tayo ng application or kung alin yung mas madali sa atin yung ginagamit. For me, mas madali yung Wirecast. And also, some other streamers
ginagamit ang OBS, madali rin siya. So maybe we can try to search for that OBS. Yung OBS kasi, yun naman ay libre. Wala siyang bayad. Kung ipupuntahan mo yung website nila, you can install the OBS application. This one. Yan, for Windows, Mac, or Linux. Dito, meron akong OBS. Pakita ko lang sa inyo ang interface niya for now. Pero I think merong isa sa mga kasamahan namin ang magtuturo naman sa inyo kung paano gamitin ang OBS. So, abangan po natin yan. Okay? So, here, ayan, ito yung OBS na interface. Ayan, naka-screen capture kasi ito, tatanggalin muna natin. Ayan. Ito ang OBS na application. So, malalaman pa natin ang ibang function ng OBS application sa mga susunod nating webinars kasama ang ating isa sa aming mga kasamahan sa Kurit Lagting na magtuturo sa atin kung paano gamitin or paano mag-stream live gamit itong application na to. So, ayan nga, tulad ng sabi ko kanina, kung meron kayong mga tanong or karagdagan tanong, you can email us at kuritlagting@gmail.com or mag-PM kayo sa aming Facebook page. And aside from that, kung nais nyo pong imbitahan kami sa inyong webinars o kaya sa mga online discussions, just contact us para or you can use the email address or sa aming Facebook page. Yan. Kung gusto nyo kami imbitahan sa inyong mga webinars or online discussions, let us know. Thank you so much. Yan, hanggang sa muli, maraming salamat. Diyos mabalos.